93.9 IFM Idol! Idol, eto, pakinggan natin ang Emotions on Air ng ating isang masugid na tagapakinig. Ang pangalan niya ay si Tony. Magandang hapon po, Daddy Dong at Mayores Caborena. Sana po sa pagpapadala ko ng emotions on eye ko na ito, ay matulungan niyo po ako sa aking problema. Ako po si Tony. Hindi ko alam ang mga nangyari. Nakapakabilis ng lahat. Galing lang ako sa isang party, tapos kinabukasan, ay isa na akong ama. Nakilala ko si Angie sa isang party, Daddy Dong at Mayora. Party yun ang aking tropang nagse-celebrate ng kanyang birthday. Lahat kami ay nalasing noon, kung kaya hindi ko na maalala ang mga nangyari noon. Naging magkaibigan kami ni Angie. Palaging magkausap at magka-chat. Hindi ko masasabing gusto ko siya dahil di naman ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya. Dahil saglit pa lang kami nagkakilala. Di ko lang inaasahan na bigla niyang ibabalita sa akin na buntis daw siya at ako ang ama. Naguluhan ako dahil nga hindi ko maalala ang mga pangyayaring ng gabing iyon. At di ako sigurado kung may nangyari ba sa amin. Dahil magkakasama kaming lahat, kasama ang mga barkada. Pero ang iniisip ko ay lasing kaming lahat noon at di maalala ang mga nangyari. Kaya binigyan ko siya ng benefit of the doubt. At dahil hindi naman ako masamang lalaki at masamang tao, upang gumaan ang kanyang kalooban ngayon, Daddy Dong at Mayora, ay pumayag akong tanggapin ang responsibilidad sa kanyang dinadala dahil may kaunting pagkagusto naman ako kay Angie. Pumunta ako sa kanila at tinarap ang kanyang magulang at sinabi kong di ko tatalikuran ang obligasyon at responsibilidad ko sa bata. Pero Daddy Dong at Mayores ka, ang gusto ng mga magulang ni Angge ay ikasal kaming dalawa na parang hindi pa ako handa sa mga pangyayaring iyon. Hindi ko nga sigurado kung handa na ako maging isang ama. Much more pa ang magkaasawa at pamilya. Ano po bang dapat kong gawin, Daddy Dong at Mayores Caborena? At sa mga idol natin na nakikinig ngayon, sana ho ay matulungan ninyo po ang isang tulad ko. Ako po ito, si Tony. Emotions on I. Idol, napakinggan natin ang Emotions on I ni Tony kung saan naguguluhan siya dahil parang una lang tanggapin niya na pagiging ama. Oo, tatanggapin niya responsibilidad. Nag-upgrade. So hinihingi ng magulang na pakasalan mo ang anak namin. Alam mo, Daddy Dong, ito yung karamihang problema ng mga binata, ano? Oo, Daddy Dong, kasi syempre tigil na lahat sa kanila. Oh. Tigil ang barkada. Lahat. Tigil yung kanilang mga bisyo, di ba? Tigil yung nagpag-aral, di ba? Di ba? Ganun ang mga pwedeng mangyari. Pero idol, sa palagay mo, ano ang maitutulong natin kay Tony, pampalakas lang ng loob. Kasi nga, syempre, unang-una sa lahat, yung sinabi niya na hindi niya alam kung siya ba. Hindi siya sure. So, parang pagdating sa akin lang, invalido na yun. Invalid reason na yun. Na hindi mo alam kung may nangyari ba sa iyo. Anong gabing iyon. Kasi di ba, Daddy Dong, lagi nga natin sinasabi na alam mo ang ginagawa mo.
Pero possible ba na makalimutan mo yung daddy doon? Oo. Kinabukasan. At saka sa kadami-dami ng tropa mo doon, bakit ikaw pang napili? Oo. Ano, nag-ruleta lang siya daddy doon. Ito yung mga lalaking kasama ko noon na yung spin the wheel. At saka isa pa. Si Tony. Ayun, sinabi niya doon na may gusto naman, nagchat-chat naman sila. Oo. Nagkakausap naman sila. So may mutual feelings, may mutual understanding sila dalawa. So, meaning to say, hindi pa 100% na mahal mo si si Angge. Oo, parang pagkagusto, ganun dati doon. Pagkagusto yun, no? Pero, yun nga, yung feelings na yun ay nakabuo. Nakabuo kayo nalang ba? Nakabuo kayo. Kaso nga, ang problema, Daddy Dong, ito yung mga pinipilit na ibang mga magulang dyan. Yes, ito pa nga. Ito yung nag-ano na, yung syempre kahit sino namang magulang, di ba? Oo. Para naman eh sa ano tawag dito, Mayora, yung safety, yung kasiguraduhan na magiging maayos ang buhay ng kanilang anak. Correct, Daddy Dong. Kailangan mo ng papel. Oo, pakasalan, pakasalan mo. Ayan. So, ang tanong sa atin ni Tony ay anong gagawin niya? Oo. Kung papakasalan ba niya o tanggapin lang niya yung responsibilidad bilang ama. O bilang ama. Kasi pwede silang hindi magsama. Oo. Kasi hindi nga naman 100% na gusto niya yung babae. Pero magpo-provide siya doon sa bata. Yes, oo. Or tatanggapin niya yung alok o yung demand ng kanyang magiging biyanan. Oo. Wala ka nang gagawin kundi pakasalan mong anak ko dahil... Of course, pamilya mo naman yun. Correct, Daddy Dong. Ano kaya dapat gawin ni Tony? Kaya, send nyo na mga idol ang reactions on ay ninyo. Ayan, pumapasok na mga text na pumuputok na. Mag-text ka na, idol, sa 0939-706-2816. Papatugtog lang kami, idol, ha? Saglit lang to. Mabalik kami agad. Ito yung ano yun, paborito ni... Yung susunod na kanta natin. Ito. Kanina, sino yung paborito dito, Daddy Dong? Paborito nito ni parang Jelmar. Ay, talaga? Oo. Kinakanta niya sa karaoke to, no? Oo, palagi. Hindi lang sa karaoke. Pag dumadaan pa siya sa kalsada, yan yung kinakanta. Kinakanta-kanta niya. Oo. Lalo na paglasing siya. Basil Valdez sa kanyang Awaiting You dito sa programang Emotions on I. FM. Idol! Muling nagbabalik po sa inyong mga radyo ang inyong mga idol sa programang Emotions on Eye. At sa pagkakataon na ito, Idol, basahin na naman natin ang inyong mga reactions on Eye sa pinadalang Emotions on Eye ni Tony. Kasi, nangyari ha, mga idol, sa mga hindi pa po nakakinig kanina, no? Kabubukas lang ng radyo, ito po ang nangyari kanina, mga kaibigan. Si Tony kasi, mga idol, ay nagpunta sa isang party. Mm-hmm. Nakilala niya doon si Angge. Oh, si Angge. At nagkagustuhan naman silang dalawa. Pero hindi ganun kalalim ang kanilang relasyon, Daddy Dong. Sabihin natin eh, MU. Kaya nga. Oo, Daddy Dong. Tapos nagulat na lang si Tony. Yung celebration. Na sinabi ni Angge, Nabuntis siya. Oo, tsaka nangyari yun ng celebration ng kanyang partada. Oo, lasing sila ng Daddy Dong. Kaya hindi rin siya sure. Sa pagkakataon na yun, mga idol, at Mayora, no? Tanggap na niya yung responsibilidad. Pagiging ama. Sa kanyang magiging anak. Pero nag-demand nga ito yung mga magulang ni Angge. Napakasalan daw ni Tony ang kanilang mga anak. Bago natin na basahin yan, mga idol, yung mga reactions on eye natin, batiin ko muna ito. Si Yaya na nakapula na naghuhugas ng lagayan ng plato. Ba't hindi mo pa tinanong kung anong pangalan? Parang Jelmar. Si Yaya naghuhugas ng lagayan ng plato. So hindi plato yung hinuhugasan ni Yaya. Yung lagayan. Tinapon yung mga plato. Naku, issue na naman yan. Ay, naku, parin Jelmar. At si Kaambo na nagtitipag ng pader. Ayan, eto na ang reaction sa nai ninyo. Basa. Sabi ni Rodel ng Cavite, Daddy Dong. Daddy Dong at Mayora Iska Morena, para po sa akin na tama yung ginawa mong hindi pagtalikod sa obligasyon mo bilang ama. Mm-hmm. At kung di ka naman sigurado sa dinadala niya, antayin mo na lang lumabas ang bata at ipa-DNA test mo. Wow, DNA. O, pang mayaman lang yun, Daddy Dong. Pang mga telenovela lang. Good PM, Daddy Dong at Mayora. Para kay Tony, napakahirap nga ng sitwasyon mo dahil di ka pa ready sa obligasyon. Kung ako sa'yo, humingi ka muna ng time sa mga magulang niya kasi mahirap din yon kung di ka pa ready sa papasukin mong sitwasyon. At prayer din sa decision mo. Maraming salamat po. Sabi naman ni Buboy ng Cavite, Daddy Dong at Mayora Iska Morena, kung may pagmamahal ka sa babae, pag-isipan mong maigi ang pagpapakasal at maging responsibilidad ka sana. Mm-hmm. Ito naman, Daddy Dong at Mayora, magandang hapon sa inyong dalawa. Para sa akin, bakit mo pa papakasalan kung di ka sure na sa'yo yan? Kasi kawawa yung bata na paglaki walang ama.
na matatawag. So it's your decision kasi sa katagalan matututuhan mo rin mahalin yung nanay alang-alang sa bata. Go! Marry her and God bless to both of you. Mula yan kay Daphne of Marikina. Can you play through the years? Bukas meron kami through the years. Abangan mo na bukas. Alas 12 meron. Sabi naman ko na. Sabi naman ni Boss Sarge ng Binondo. Oy. Imposibleng hindi alam ni Tony yun. Mm-hmm. Yung experience na yun ang isa sa tatatak sa buhay niya dapat. Kasi kahit lasing siya, maaalala niya yun. Magpakalalaki ka, Brad. Huwag ganun. Ipa-DNA test mo na lang kung sa'yo yan panagutan mo. Oh, daming reactions on ay. Oh, dami dito mo. Bakit pumayag siya? Mali. Di niya pala sigurado. Bakit aakuhin niya? Porque sinabi ng babae siya daw, di niya sigurado naman. Bakit? Ipa-test na nalang later, once na lumabas ang bata. At kung hindi siya handa, huwag siya magpakatali or magpatali muna. Antayin lumabas ang bata at ipatest kung match talaga, talagang sa iyo yan. Sabi ni Cha Yeyes ng Santa Mesa. Magandang hapon po, Daddy Dong at Mayora Iska Morena. Kung ako po si Tony, sige, suportahan niya yung responsibility niya sa bata. Mm-hmm. Pero huwag siya magpatali kung hindi naman siya 100% na sigurado kasi baka mag-suffer lang yung pagsasama nila kung sakali man. At saka po, kausapin niya ng maayos ang parents mm-hmm. ni Ate Girl. Salamat po at shoutout naman po dito sa Boracay. Wow, layo nito. Boracay, kumusta kayo dyan? Para sa akin po, kung hindi ka naman sigurado sa nararamdaman mo kay girl, pwede naman na tumayo ka na lang or akuin mo na lang ang responsibilidad mo bilang ama ng bata. Yun lang po, Del ng Pangasinan. At sabi naman ni John ng Mandaluyong, ang isang pagkakamali ay hindi na pwedeng dagdagan pa ng isang pagkakamali. Kung hindi ka pa ready, kuya, wag kang gumawa ng desisyon na sa huli, sila Ate Girl yung magdudusa. Pwede naman niyang akuin yung responsibilidad ng hindi nagpapakasal. Ito, maganda to. Mula kay Lovely ng Cavite. Idol, may karapatan naman po siya na umayaw sa kasal. O, di ba? Lalo na di naman siya 100% sa kanya yung bata. At di niya naman gaano kamahal ang girl. Baga pagsisiya niya lang yon sa huli, ang pagpapakasal sa taong di niya naman mahal. Iba pa yung gusto sa mahal. Shoutout po sa Lolo Luding! Lolo Luding! Siguro si Lolo Luding ito. Nag-text mo. Sabi, lovely text mo to. At itong sabihin ko. Ayan, nasa ospital ng Balayan. Ingat po kayo dyan. O, tamang-tama sinabi ni Lovely Daddy Dong. Oo. Iba yung pagkagusto sa mahal. Totoo yun. Malayo ang pagkakaiba. Correct, Daddy Dong. Gusto mo lang siya dahil... Gusto mo lang makita. Nagagandahan ka. Natutuwa ka sa kanya. Yes, gusto mo lang dahil sa amoy. Oo. Di ba ganun eh. Pero ang mahal, kahit wala yung presensya na hinahanap mo siya. Andun pa rin siya sa puso mo. Yes, totoo. Idol, ang dami pang reactions tonight. Gusto ko sana basahin, kaya lang wala nating oras. Anyways, kung nakikinig ka pa ngayon, Tony, ang masasabi ko lang naman, isa lang, ito lang. Based on my own experience. Sa kaibigan. Sinira lang sa akin. Tropa mo. Issue ka na naman, Daddy Dong, ha? Unang-una, kausapin mo yung parents mo. Parents muna ni Tony. Okay. Si Tony, mag-umingi ka ng tulong. Sa parents mo, huwag mong suluhin. Oo, mahirap kasi yan, Daddy Dong. No man is an island, Brad. Because time is gold. Yan. So, honesty is the best policy. Correct yan. Kausapin mo yung mga magulang mo, tumingi ka ng tulong. At yung magulang mo ang makipag-negosasyon sa magulang nila. Oo, pwede yun, Daddy Dong, di ba? Tama nga yung sinabi ni Lovely, sabi ko pwedeng umayaw. So, may condition yun. Kasi pag umayaw. So, kung handa ka na maging ama, responsibilidad, bigyan mo muna. Kasi ang pagpapakasal, hindi naman ura-urada dapat. Correct yan, Daddy Dong. At lagi nang sinasabi ng matatanda to na ang pagpapakasal ay hindi kaning mainit. Na pag sinubo mo, ay! Iluluwa mo. Ayaw. Diba? So yun. Kausapin muna, yun ang pinaka the best, ay di pala, pinaka easy way na gawin. Ha, Tony? At alam ko naman na marami namang karanasan yung mga magulang mo at sila pag mag-negotiate. Correct. Makipag-negosasyon. Nakikita ko naman na mabuting tao to si Tony, Daddy yes. Dong. Hindi nga niya tinalikuran yung bata eh. Yeah. Kahit na hindi siya sigurado na kanya yun. Sabihin naman natin, kung si Tony wala ng mga parents, huwag naman sana kung malayo or nasa abroad or something na ganun, sa mga tita-tita mo. Oo, sa mga mag-anak. Huwag muna sa mga kaibigan kasi mga demonyo yan. Iba yung advice sa inyo yan. Anyways, maraming salamat po, Tony, sa iyong emotions tonight. At syempre, maraming salamat din sa mga idol natin na nagpadala ng kanilang mga reactions on air. Maraming salamat po. Mamaya, mayroon pa tayong emotions on air na mapapakinggan. Kaya, please, standby lang sa ating programang Emotions on Air. Kasama pa rin ang inyong mga idol. Alam ko po, si Mayora Iska Morena. Ayun, ako po. Ha 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 ha!
Ayun na mo po. Teka. Ako naman po, si Daddy! Batiin ko lang si Christian, yung mga umakit sa puno na mimitas ng lansones at saka ng rambutan. Dong. Ay, stop na talaga. 93.9 IFL. Yung nasa usunod na kanta natin. Ala? Ay, dahil, anak. Ay, susunod na kanta natin, paborito. Uy, ano to? Claudine Barreto to, tsaka Rico yan, Daddy Dong. Oo. Paborito yan ni Paring Ambo. Talaga? Oo. Habang nagtitibag ng pader. Bakata siya ng mula sa puso. Hindi, mula sa pader. Mula sa puso, by Jude Michael. Dito sa 93.9 IFM.